Mala-piyesta sa lubong sa mga ASEAN leader at dialogue partners na dumalo sa special gala celebration na 50th anibersaryo ng ASEAN sa SMX Convention Center kagabi. Si Executive Secretary Salvador Medialdea at kaniyang may bahay ang tumanggap sa bawat VIP. Nagtungo sila sa official greeting area para sa opisyal na handshake at litrato kasama si Pangulong Rodrigo Duterte at kaniyang partner na si Hanilet Avancenia. Kabilang sa mga dumating, sina Russian Prime Minister Dmitry Medvedev, Cambodian Prime Minister Hun Sen, Sultan of Brunei Hassan al-Bolkiah, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong, Lao People's Democratic Republic Prime Minister Thong Luon Sisulit, UN Secretary General Antonio Guterres, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull, Republic of Korea President Moon Jae-in, Thai Prime Minister General Prayut Chan-ocha, Indian Prime Minister Narendra Modi, Myanmar State Councilor Aung San Suu Kyi, Indonesian President Joko Widodo, Japanese Prime Minister Shinzo Abe, Malaysian Prime Minister Najib Razak, Vietnam Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, Chinese Premier Li Keqiang, at US President Donald Trump. Maaliwalas at bahagyang mas matagal ang pagkakamay ni Pangulong Duterte at President Trump habang nagkukwentuhan. Suot nila ang mga barong Tagalog at Filipinyanang nilikha na mga batikan at premyadong fashion designer na sina Albert Andrada, Rahul Laurel at Randy Ortiz. Sinundan naman ito ng official family photo. Pagkatapos ay dumiretso ng lahat sa dining room. Huling pumasok si Pangulong Duterte at Avancenia bilang host. Sa kanyang welcome remarks and toast, malugod niyang winelcome ang lahat sa Maynila, partikular niyang binati si President Trump. Fellow leaders of ASEAN member states and dialogue partners, President Trump, Prime Minister Medvedev, former Presidents Gloria Macapagal Arroyo and Fidel Ramos, good evening. It is my pleasure to welcome you all to Manila for the 31st ASEAN Summit and related summits. I am deeply honored to host this rare occasion when the number of the world leaders gathered here in celebration of the 50th anniversary of ASEAN. Last week, the world witnessed and joined us in paying tribute to the golden anniversary of the founding of the association. Tonight, likewise, President, we commemorate, President, the committee gains that ASEAN has achieved. Umaasa ang Pangulo na patuloy na magsasama-sama ang bawat bansa sa Timog Silangang Asya at pati ang ibang mga bansa na maging katuwang para sa magandang pagbabago, paglago ng mga ekonomiya at patuloy na pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Throughout our chairmanship of ASEAN in 2017, the Philippines has been guided by the theme Partnering for Change, Engaging the World, which captures the ASEAN resolve to effect positive change in the lives of our people and assert our position in the global economy. At sa kanyang toast, let us start on a positive note with tonight's celebration of ASEAN for 50 years. On this note, I wish to offer a toast to you, the unity, centrality, solidarity, and continued success of ASEAN, to ASEAN's achievement over the last 50 years and the success of the 31st ASEAN Summit related. Mabuhay and kindly get hold of your... Mabuhay. Si President Trump na katabi ng Pangulo ay nakipag-toast sa kanya at pati kay Avancenia. Walang detalye kung ano ang kanilang napag-usapan pero nauna nang sinabi ni Trump na handa siyang pumagitna sa usapin ang agawan sa teritoryo sa South China Sea sa pagpupulong na ito. Sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano na handa si Pangulong Duterte na pag-usapan nila ni Trump ang issue ng human rights situation sa bansa kung sakali. Habang kumakain, hinandugan sila ng cultural performance kung saan napamalas ang iba't ibang talentong Pinoy. Sa mga nakalipas na pagtitipo ng mga world leaders sa bansa, karaniwang ginagawa ang gala dinner kapag patapos na ang summit. Pero ayon sa Malacanang, inuna nila ito ngayon bago pa ang opisyal na pagbubukas ng ASEAN Summit para masigurong hindi papagod at makakadalo ang lahat ng mga imbitado. At para rin simula pa lang ay may patikim na sila ng init ng pagtanggap at ganda at sigla ng kulturang Pilipino.
4-course meal ang inihanda ng premyadong chef na si Chef Jesse Senchoco. Kabilang sa menu ang ensaladang ubod at alugbati, sinigang na maya-maya sa miso. Sa main course, pinapili ang mga bisita sa bistek sushi o charcoal grilled apaha fillet. Sa dessert, merong budin o Filipino caramel flan. Mariz Umali, GMA News.